TFT. Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Lunes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Big Ticket. Ito na ang inyong pagkakataong manalo ng 10 million dirhams bilang grand prize o di kaya ay 5 million dirhams para sa second prize kasama ng Big Ticket. Para sa karagdagang impormasyon at para makabili na ng inyong ticket na may buy 2 get 1 free promo, punta na sa www.bigticket.ae. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. Philippine National Vaccination Drive nagsimula na ngayong araw sa Luzon at magsisimula sa March 4 to 5 sa Visayas at Mindanao. Dubai, inextend ang tourist at visit visa validity hanggang March 31. COVID-19 cases sa UAE bumaba ng 22% matapos ang vaccination drive. RTA, pinakita ang bagong wooden abra sa Dubai. Joey De Leon, Vic Soto at Tito Soto muling nagsama matapos ang isang taon. At para sa mga detalye ng top 2 sa aming mga trending na balita, narito po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Magandang araw! Sinimulan na ng Pilipinas ang National Vaccination Program ngayong unang araw ng Marso matapos nitong matanggap ang unang batch ng Sinovac COVID-19 vaccine na dinonate ng China. Hinikayat ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang mga nasa priority list na magpabakuna na upang matulungan ang bansa sa laban nito sa pandemya. Ilan sa mga nasa priority list ang mga frontliners, senior citizen at mga otoridad. Madadeliver naman ang bakuna sa Visayas at Mindanao sa March 4 at 5. Samantala, maaaring manatili hanggang March 31 sa Dubai ang mga nabigyan ng visit at tourist visa ng mas maaga sa December 28. Kamakailan ay nagbigay si His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, ng isang buwang extension sa mga turista sa bansa noong nilimitahan ng Europa ang air travel dahil sa bagong strain ng mas nakakahawang COVID-19. Pinapaalalahanan naman ang mga visit at tourist visa holders na pumunta sa website na makikita ninyo sa inyong mga screen para malaman ang kanilang status. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, ako po si Jamil Marasigan. At para sa detalye ng iba pa mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.